For today's video ay papasyal nga tayo sa bayan ng Orvieto sa province ng Terni in Umbria. Kaya naman nandito na kami sa Termini guys, bumili na kami ng ticket na nagkakahalaga ng 9 euro and 15 cents. Kasama ko pala yung mga friends natin na galing sa ibang bansa, si Kenneth at saka si Vivian. Kaya naman excited sila dahil first time nilang pumunta sa Orvieto. More or less 1.5 hour lang yung biyahe guys at finally ay andito na kami sa bayan ng Orvieto. Dito pala sa station guys ay bibili rin kayo ng ticket ng funicular paakyat ng bundok. Ang bayad naman ng ticket dito guys ay 1 euro and 30 cents at more or less 3 minutes lamang nga yung biyahe paakyat sa bundok. At dahil nga paakyat ito ng bundok guys ay maa-amaze talaga kayo sa panoramic view. At dito naman guys sa taas ay makikita mo na dito sa side yung bilihan ng ticket kung gusto mong mag-tour dun sa St. Patrick's Well. At since napasok na nga namin yung well kaya sila na lamang dalawa yung pumasok sa loob at aantayin na lamang namin na matapos sila. The Pozzo di San Patrizio or St. Patrick's Well is a historic well in Orvieto, Umbria. It was built by the architect Engineer Antonio da Sangallo, the younger of Florence, between 1527 and 1537. The well was completed in 1537 during the papacy of Pope Paul III. Abangan ang susunod na part, ciao a tutti! Tuloy-tuloy pa rin guys yung pag-explore natin dito sa Orvieto at ngayon naman ay bibisitahin natin ang Rocca di Albornoz or Fortezza di Albornoz. This is a military building located in Orvieto and which can be accessed from Piazza Cahen. It hosts the main city public gardens. Even if the fortress has only been partially preserved, you can still admire the beautiful tower and part of the perimeter wall from which a suggestive panorama of the Paglia River Valley is visible. Malapit nga lamang siyang makita dahil nasa left side lamang siya ng exit ng funiculare guys at isa ito sa mga pinaka highlights pagpupunta kayo dito sa Orvieto. Pagkatapos nga namin mapasyalan ang Fortezza guys ay nadaanan naman namin itong Mercatino. At every Sunday pala guys ay open sila at para na rin matikman ng mga turista yung mga iba't ibang mga food nila dito sa Umbria. Meron nga rin silang pa free taste dito at may mga bite size din silang paninda kaya pwedeng pwede nyong tikman. At dahil nga curious kami guys ay tinikman na namin yung mga ham, cheese at mga biscuits nila. Tinikman nga rin namin guys yung ham nila na wild boar at nasarapan naman kami. Tuwang-tuwa nga yung mga kasama ko guys dahil first time nilang na-try yun. At tuloy-tuloy pa rin guys yung pag-explore namin at nadaanan din namin yung mga souvenir shops dito. Bumili na rin ng pasalubong yung mga kababayan natin at dadalhin daw nila sa kanilang lugar. Orvieto is primarily known for its white wines and the town is a major center for archaeology. The city is one of the major cultural centers of its time. Abangan nyo guys dahil meron pa itong part 3 kaya kung nagustuhan mo itong video na to, share mo na! Tuloy-tuloy pa rin guys yung pag-explore natin dito sa Orvieto at ngayon naman ay kakain tayo dito sa Italian resto na La Bucca di Bacco na matatagpuan dito sa Corso Cavour 299 Orvieto, Italy. Dito nga namin napagbasyang kumain guys dahil famous daw sila sa kanilang pasta na umbriquelli. Meron nga silang menu del giorno na ang bayad guys ay 16 euro pero kompleto na siya. Ang una nga nilang binigay guys ay yung bruschetto miste na mayroong 3 piraso. Meron din kaming umbriquelli alla carbonara at umbriquelli al pesto. Pesto y pistachio. Itong umbriquelli pasta guys ay wala siyang egg at pasta fresca ito. Tinikman din namin itong magro di maiale al pepe verde at saka polo alla cacciatora at may side dish itong salad at saka patatas. Tara at kain muna tayo. Ciao a tutti! Tuloy-tuloy pa rin guys yung pag-explore natin dito sa Orvieto, Italy at ngayon naman ay papasyalan natin ang kanilang basilica. Ito ay ang Cathedral Basilica of Santa Maria Assunta. This is the main Catholic place of worship in Orvieto in the province of Terni, Mother Church of the Diocese of Orvieto 2D and a masterpiece of Gothic architecture in Central Italy. In January 1889, Pope Leo XIII elevated it to the dignity of a minor basilica and it is an Italian national monument. Isa rin ito sa mga pinupuntahan ng mga turista dito sa Orvieto guys. On the wall, several kinds of stripes serve different purposes in long stretches, particularly in Orvieto. They direct the eye to focal points such as an explosion of frescoes. In 1263 in Bolzano, Italy, a Eucharistic miracle occurred when a consecrated host began to bleed onto the corporal cloth the host and chalice were resting on. The relic is preserved in the Orvieto Cathedral. Sana guys ay marami kayong natutunan sa pag-explore natin dito sa Orvieto kagaya ng pagpasyal natin sa St. Patrick's Well at pagpasyal natin sa Fortezza Albornoz at ang Domo di Orvieto or yung basilika nila. At syempre guys, tinikpan din natin yung may specialty nila dito kagaya ng ham, cheese at saka yung pasta nila na umbriquelli. Maraming salamat din guys sa mga kababayan nating si Mai at saka si Kenneth na galing pa ng Dubai at si Vivian na galing din sa Amerika. Kung nagustuhan mo itong video na to guys, pakipusuan naman at pakishare na rin ito sa inyong mga social media accounts. Maraming salamat sa panonood. Ciao a tutti!